Mga ka-vlog, meron pong nagtatanong sa akin po na ano raw po ba ang kailangan para mag-start sa rabbit farming business? Hello mga ka-vlog, welcome back to my channel. Medyo makulimlim po ang panahon dito sa ating rabbit tree. So, parang uulan po. Pero huminto rin. So, mukhang babanat na naman po ang ulan. So, mga ka-vlog, meron pong nagtatanong sa akin po na ano raw po ba ang kailangan para mag-start sa rabbit farming business? So, nung mag-start po ako ay meron lang po akong isang rabbit. Ayan po, ito po. Ito, nakikita niyo po. Ito, nasa ito niya. May mga anak pa. Diyan po ako nag-start. Isa lang rabbit si Chichay. Siya po ay pure New Zealand po. Mali, kinukonsider ko po siyang hybrid kasi malaki po siya. So, nakuha ko po siya sa founder po ng rabbit meat sa Philippines. Actually, hindi po direkta sa kanya, kay Mr. Art Veneracion. Pero nakuha ko po siya sa farm sa Maynu Baliches. Galing po siyang Kainta kasi Chichay, anak po siya ni Chacha. Yung po si Chacha ang nanay po ni Chichay. So, pure po sila. So, ito po, yung nagtatanong po sa akin, Sir Pabs, ano po yung kailangan para mag-start ng rabbit farming business? So, una-una po, bago kayo bumili po ng rabbit na alagaan, siguraduhin nyo muna po na meron po kayong cages. So kung ilan po yung gagamitin, yung bibilhin yung rabbit, yun din po ang holes ng cages ninyo. Ibig sabihin, kung meron po kayong 5 rabbits na bibilhin, 5 butas din po. Ayan po, nakita nyo po yun. No? Ayan. 5 butas din po na cages ang bibilhin nyo. Pwede pong individual, may nabibili pong ganon, pero mas mahal po yun kung kayo bibili. Mas maganda po, pag-aralan nyo pong gumawa ng cages. Madali lang naman po yun, basta kompleto kayo ng materials. So, kinakailan po, unang-una, meron po tayong cages. Kung magra-rabbit farming po kayo, kung may 5 rabbit po kayong bibilin, 5 butas din po. Okay, 2 months old po yan, i-breeder age sa 6 months, kinakailan may tigis-tigis na po silang cages. Kasi po, pagka lumalaki na po yung mga ano, especially 3 months old na po sila, nag-aaway na po sila, nagkakagatan, kasi ang mga rabbit po ay territorial. So, mapapansin nyo po sila na nag-ganon sa floor. So, minamarkahan po nila yung kanilang place. Pag may pumuwesa po yung iba, rabbit, kakagatin po niya yun, aawayin. So, hanggang sa mapatay po niya yun. So, mamamatayan po kayo ng rabbit. So, ganun po. Kinakailan po, individually, meron po kayong cages sa bawat rabbit po natin. So, pag kayo po ay gumawa ng cages, so, ang kailangan po ninyo ay ito. Ayan po, yan ah. So, number 1 po dyan ay yung pong welded wire. Gauge 16 po ang bibilhin nyo po, yung welded wire po, yung hindi po kinakalawang. So, yung ang size po niya ay 1 inch by 1 inch. Yung po ang pinaka-typical na ginagamit po ng mga sa rabbit tree. Kasi po yung po matibay, tapos medyo makapal po siya, safe po yun sa ating mga ano, sa ating mga rabbit. Pangalawa, kinakailangan po naka-plastic matting. Kung mag-rabbit farming na rin po kayo, plastic matting po yung gawin yung floor. Kasi kung wire po siya, kasi nagtatap lagi po yung ano, yung ginaganon po lagi nila yung pa nila pag kami threaten sa kanila. So yung pinakasiko po nila, nagkakasugat. So pagka nagkasugat po, problema po yung pagka nagkasugat po yung ating mga rabbit. So papasok po yung mga bakterya doon sa gagamotin, sa dagdag gastos, dagdag trabaho sa atin. So, madali na naman po alagaan ng mga rabbit. Basta nasa malinis na place lang po sila.
Pangatlo po ay yung J-Feeder. Okay, J-Feeder. So kinakailangan po, kasi hindi na nyo po bubuksan ang cages ng ating mga rabbit. Sa labas pa lang po, doon na lang kayo maglalagay. So kung kwan po, safe po kayo kasi may mga barumbado po na rabbit. Yung bang nangangagat, saka nangangalmot. Especially po, hindi po sa inyo lumaki. Kung binili po nyo siya ng breeder aids, so may mga tendency pong ganon. May mga behavior po silang ganon na nananakit. So hindi naman lahat po ng ano. Pero pagka hindi po sa inyo lumaki, yung pick nyo lagi yon. So ang apat po ay yung black horse. Yung, ito po yun, no? Black horse. Yun po yung sa drinker system. So yun po, bibili po kayo. Para po maging malinis lagi ang ating tubig na pinapainom natin sa mga rabbit natin. Kasama po niyan yung nipple drinker. Yung nipple drinker po na ganito po. Oh, ayan, ayan. Yung nipple drinker para po malinis po lagi yung water nila. Tapos yung spring lock. So, yung sa akin po kasi ito eh. Mga para pong door ng pinto sa bahay. So yung lock niya ganito. So doon sa kabilang cages po natin, yung mga spring lock po ako. So, doon ko po nakikita po saan sa inyo. Ang 7 po, ito po, 7 material po natin, yung gallons. Yung gallons po na lagayan po ng water. Itong ganito rin, oh, yung kulay blue na ito. Yan, yan po, yan. Kulay blue. Tapos yung pong drum. Yung nag-go-board po siya ng 50 kilos na... 50 kilos na... Para po yung drum po natin, yung... maganda po yung black drum para po ano, mas maganda. Yung ganito po yan, o. Oh. Ayan. Yung black drum po, lagayan po natin ng mga pellets. Pag nag-start po kayo ng 5 rabbits po, dapat meron kayong madaming, malaking drum na lagayan para dun sa ating mga pellets. Sa feeds na lalagyan natin. Or kung kayo po itinatamad na maggawa ng ano, kasi sir pa, ang daming ano eh, ang daming bibilin, ang dahil tapos ako pa magagawa. So mas maganda po madaanan nyo po yung ganung mga scenario, kasi po para alam nyo po ang pag-handle sa mga cages at saka kung paano po sila ganawa, corner by corner, para makita nyo po kung yung safety ng ating mga rabbit na alagaan kung desidido po kayo talagang mag-alaga. So ang rabbit po walang issue kahit ano pong sakit na lumalagana. Mas maganda po kung ano gagawa po kayo. Ngayon kung kayo naman ay sobrang sipag at ayaw yung gumawa ng ano, ayaw yung gumawa ng cages, kayo busy rin, halimbawa meron po kayong work o may other business po kayo, gusto nilang itry ito, bumili na lang po kayo ng, minabibili naman po na cages, depende po sa gusto. Yung napag-inquirean ko po, 1-2 eh. So, kung 5 butas po, 6,000. Pagka gumawa po kayo naman, mga 3,500 or 3,000 lang ang magagastos nyo. Ang size po na ina-advise ko po sa inyo, na para convenient sa ating mga rabbit, 2x2, ibig sabihin po, 2 feet by 2 feet by 18 inches. So kung i-convert natin po lahat sa inches, 24 inches by 24 inches by 18. So paano po yon? 24 inches po yung luwang, kapag ganon. Tapos 24 inches po yung haba nung sa front, ganyan. Tapos yung taas po, 18 inches. Bakit po ganong size? Kasi po pagka ano, breeder na po yung inyong mga ano, yung mga rabbit niyo po. So mahilig pong humilata ang mga rabbit. So makikita niyo po ito, ganito po sila pumorma. And at the same time po, mahilig po silang tumayo. So ang rabbit po ay nagre-range po ng up to 24 inches, depende po sa breed. At ito po rin sa akin, nagre-range po sila yung haba nila pagka medyo nakunat po silang ganon, mahilig po silang mag-stretch. Umaabot po ng mga 20 inches ang aking mga rabbit po yan. Ito po yan, mga anak nila. Ayan, nakikita niyo po sa likod ko. Nagre-range po sila ng 20 inches pagka breeder age sa po sila. And then at the same time, pagka nanganak na po sila, medyo na-stretch pa po nila yung kanilang katawan. And pag tumatayo po sila, nare-reach out po nila yung pinakasiling ng
cage. So kung ang konpo ninyo ay 12 inches na, may nakikita po ako na parang 12 inches lang po eh. 12 inches by 12 inches by 12 inches. Kawawa po yung rabbit natin. Kasi kinakana mayroon din po kayong puso. Hindi lang aalagaan nyo siya na gusto nyong pagkakitaan, gusto nyong mag-breed, gusto nyong gumaya. Kinakainan nyo po yung one po nila, yung life po nila. Iko-consider po ninyo rin kung paano po sila mamumuhay. Eh kung halimbawa po matangkat po kayong tao, tapos ilalagay po kayo sa maliit lang na kwarto, eh di ba magiging scoliotic po kayo. Magkakamero kayo na scoliosis. So mga rabbit po, ganun din. Kinakailangan nila para mapagpunin nyo yung rabbit ninyo, mapalaki nyo po na siya maganda, makapag-breed po sila ng maganda at madami, kinakailangan convenient din po sila sa kanilang cage, sa kanilang cages. Kasi pagka nanganak po yan, dadami po yan. Magsisiksikan po sila. Hindi bali kung dalawang kits lang, hanggang 5 kits. Eh katulad po na sa akin, pinakamababa po 9 kits kung manganak po si Chichay. So, kaya kinukonsider po natin yung sizes ng ating mga cages. So, kailangan po accessible sila kasi kadalasan po sila, nagpi-play po sila sa gabi. So, I hope ma-ano ninyo, ma-consider ninyo yung leniency ng ating mga rabbit sa loob ng kanilang cages. Kasi po, for long time eh nandiyan lang po sila, hindi naman natin pakakawalan sila sa labas, di ba? Especially pagka nanganganak, kasi padadamin nga natin, gagawin natin business. So pinaparami natin, so kinakailan po alagaan din po natin sila ng maganda. Especially doon nga po sila sa tirahan nila. Ayan, oh. Malinis sa tubig, masustansyang pagkain, katulad ng mga pellets, may mga pellets po na matataas ang protein. So yun, tapos may mga grass po na kinakailangan po ng ating mga rabbit, kinakailangan po everyday may grass po sila kasi fiber po yun. Pang ano po yun, pambalansi po nila sa mga commercial pellets na mataas ang crude protein. May mga kon po sila, yun po ay medyo nakaka-kon po, nakaka-apekto po sa kanilang yung kalusugan pagka wala silang fiber sa katawan. Kung bibili po naman po kayo, ang kanin nyo pong size ay 24 by 24 by 18 inches. 24 inches ang luwang, 24 inches ang haba, 18 inches po ang taas. Para po ang ating mga rabbit makatayo. Yung aking po mga rabbit, binibigyan ko po sila ng more spaces doon sa kanilang kulungan para makagalaw sila ng maganda sa kanilang tirahan. And at the same time, kailangan malinis. Malinis ang kulungan. Tapos yung tubig, malinis din. And then yung pagkain, on time lagi. Para po, para din po kayo may anak. So ako po, wala pa po ang anak. Single pa po ako. Pero kinukonsider ko po sila na para mga babies ko po. So, yun po. I hope nakatulong po ako sa inyo, sa topic natin ito. Pero kung kayo po ay medyo may malaking budget naman kayo, talagang gusto nyo mag-rabbit farming, malakihan, so magpagawa po kayo o bumili po na po kayo ng gawa na po at complete accessories na po yun. Yung 1-2 po na sinasabi ko, complete accessories na po yun. So isasalpak na lang po, lalagay nyo na lang po yung rabbit niyo. So, lalagyan na lang ng water system, yung tubig, yung container. Yung kumpleto na po ng kumpletong set na po yun. So, I hope nakatulong po ako sa inyo. At doon po sa gustong magpabate, please comment down below lang po. And those who are not subscribed to my channel, and ngayon lang po ninyo napanood ang aking video na to, ang aking nakapanood dito sa aking channel, please do subscribe. Masaya po dito. Ito po muli ang inyong Sir Pabs. Keep safe, keep healthy, and be strong. Bye-bye!